Hi community! This is We Can Do It, kung saan susubukan nating i-recreate ang mga pinakamasasarap at pinakasikat na pagkain sa restaurant scene. Ang twist, wala kaming culinary training, hindi kami chef, at ang pwede lang natin gamitin ay ang mga gamit sa Kim Star Kitchen. Can we do it? In this episode, pupunta tayo sa Banawe, Quezon City, kung saan matatagpuan ang Eat Fresh at ang kanilang famous laksa. Nag-crave ba kayo ng Southeast Asian flavors? Why not try this restaurant here in Banawe, Quezon City? Ang Eat Fresh Banawe. Tara at itry natin ang kanilang best seller. Nandito na po tayo sa loob ng Eat Fresh Banawe. So, meron po tayo ditong yakitori. Ayan. Ang juicy niya, guys. And then, meron din po tayong salt and pepper squid. Siyempre, meron din po tayo netong isaw and fishball. And then, meron po tayo netong laksa. And their special fried rice po. Ito po yung mga best seller dito sa Eat Fresh. So, ite-try na po natin tong laksa. Grabe, may naamoy ko siya. Mainip pa siya, guys. Okay, so ito na po yung laksa, guys. Titikman natin siya. Grabe, sakto lang yung anghang niya. Tapos, na-creamy siya. Siyempre, hindi natin makakalimutan itong special fried rice nila. Sabi, kanina ko pa po ito naaamoy ang bango. Anin pa lang, community. Pero panalo na talaga. Okay, so try naman natin yung ibang sahog. Ang dami yung sahog, guys. Meron din siyang egg and then meron din siyang mga fish balls. Lasang authentic. Para kang nag-Malaysia sa sobrang sarap. Okay, next naman na itatry natin, guys, is yung fish ball nila and then yung big isaw. So, yung fishball nila, ball talaga siya. Bilog talaga siya, guys. And then, yung isa. Okay. Ang crispy neto. Ito, try ko na tong fish. Ay, ito, try ko na tong isaw, ha. Yung crispy, guys. Ang sarap. Piling ko yung fishball, parang kasama din siya dito. Ang sarap. Ang sarap yung fishball, guys. First time ko makakain yan. And then, next naman po is itong yakitori. Ang susi. Okay, try natin yung isa. Malambot din siya, guys. Madali siyang kainin. Ang sarap na ito. Pero walang patalo din sa fishball, guys. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap yung fishball, guys. Next naman nating itatry is the salt and pepper squid. Tikman nga natin kung lasa talagang salt and pepper. Sarap na ito, guys. Parang bagong huli lang sa dagat. Sobrang sarap talaga ng mapagkain. Talagang di ka titigil hanggat di ka nabubusog. Ang sarap! Ano, community? Can we recreate ang laksa ng Eat Fresh? For our laksa recipe, we have seafood mix, boiled egg, coconut milk, chicken cube, laksa powder, rice noodles, and of course, our smart cook multifunctional cooker. For first step, kailangan nating pakuluan ang rice noodles. Siyempre, gamit ang ating smart cook multifunctional cooker. So, isa-select natin yung quick cook kasi for 15 minutes lang siya, guys. Second click. Lalagay na natin yung rice noodles. Mahirap. Wait lang. Putol ka na.
And then, hintayin po natin for 15 minutes. 15 minutes later. So, hahanguin na po natin yung fried noodles. So, hahanguin na natin yung rice noodles. Siyempre, kailangan po muna natin ng malinis na lagayan. Let's open na. Wow! Ang bilis niya maluto, guys. Tapos, ang lakas ng kulo. So, hahanguin na natin. Tignan niyo naman, guys. Ang lambot ng pagkaluto. So, tapos na natin mahango ang noodles. Tignan niyo po close up ang luto. Pagkatapos hanguin ang rice noodles at tapos na rin hugasan ang kaldero, ibabalik na natin dito para magamit siya ulit. So, ang unang gagawin natin ay we have measure. Ang next step natin ay i-measure natin yung tubig ng 1.5 cup. So, next naman ang laksa powder. Siyempre, hindi mawawala tong laksa powder. So, i-measure natin siya ng 1/4 cup. Ayan. Saktong-sakto dapat sa cup para sakto lang din sa lasa. Okay? Ayan. Next naman ang coconut milk. At i-measure natin siya sa 1/3 cup. Haluin natin siya. Ayan guys, nagkukulay ano na siya. Mukha na talaga siyang laksa. Ayan. Susunod ang chicken cube. So, hahatiin lang natin siya guys para hindi naman siya sobrang alat. Ang mahalaga lang dito yung creamy na ano niya. Okay. Gaya nga dun sa i-recreate natin na laksa. Ayan. At hihintayin natin matunaw yung chicken. Ayan. So, hihintayin natin itong kumulo for 5 minutes. Diba? Ang bilis guys, 5 minutes lang. Kukulo na ito. 5 minutes later. So, after 5 minutes guys, ayan, kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay yung seafood mix natin. Ayan. Kitang-kita nyo naman, fresh na fresh. Unahin natin itong mga shrimps, crab sticks, mussels, squid, and itong prawns. And of course, ang favorite ko, fishball. Yung fishball na bilog na bilog. Ball talaga siya, bilog talaga siya. So, sahog. Gayang-gaya ko talaga yung nakain ko kanina sa Eat Fresh. Tapos ang bilis din maluto ng mga sahog guys. So, pwede na siyang kainin. And ang susunod na ay ilalagay na natin ang rice noodles. Okay. So, ayan guys. Luto na po yung mga sahog. And then, ilalagay na natin yung noodles. Ayan. And then, ilalagay na natin itong mainit na sabaw kasama ang mga lutong sahog. And of course, huwag natin kakalimutan yung egg. Tara! So guys, ito na ang ating laksa. So, ayan guys, ito na po yung laksa from Eat Fresh. And then, ito po yung laksa na ginawa natin gamit lang ang Smart Cook Multifunctional Cooker. So, ayan guys, titikman na po natin. Tikman natin itong sa laksa from Eat Fresh na natikman na natin siya kanina. Okay. Yung laksa sa Eat Fresh, lasa mo yung freshness ng ingredient. And yung noodles, panalo. And then, so, titikman naman natin tong na-create natin. Parehas naman silang masarap.
Parehas din silang creamy. Ang pagkakaiba lang ay yung noodles and then maiko-compare siya kasi madami tayong seafood mix na nilagay. So ano sa tingin niyo guys? Nagaya ba natin yung laksa from Eat Fresh? Disclaimer lang community ha, hindi namin hinihigitan ang laksa from Eat Fresh. Tinatry lang namin i-recreate ang dish na to using Kimstore Kitchen Appliances. Salamat Eat Fresh sa masarap na pagkain! Kung gusto nyo ng Smart Cook Multifunctional Cooker, just visit kimstore.com now! See you on next episode!